Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, sa inyong lahat mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng Bansang Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang pasinayaan at pangunahan ng episode 107 ng Ride On Ministry, July 14, 2020, araw po ng Martes. Ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos Ama na nasa langit, na sumasala lupa at sa lahat sa pamagitan ni Jesucristo, at patuloy na kumikilos sa pamamagitan din ng presensya mo ng banal na Espiritu. Kami, O Diyos, ay muli mong pangunahan sa aming napakahalagang gawain ng Ride On Ministry. At kami, O Diyos, ay inyo pong dulutan ng kagalakan, kasiyahan. At gayon din, O Diyos, na muli kaming mabless sa aming tatalakayin at papangunahan din niyo kami sa aming gawain panalanginan. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga puso at gayon din sa bawat isa at gayon din sa mga kami naroroon. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon na tayo po ay umawit ng pagpupuri sa Kanya. Let us continue to sing hallelujah to the Lord Jesus Christ. Lalo na pagkagising natin sa umaga bago tayo magpasimula sa ating mga gawain ay napaka-importante na tayo po ay lagi na lamang na talagang nagpupuri, nagpapasalamat
winawalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Kayan ay huwag po natin na kalilimutan sapagkat yan ay napaka-importante. At atin hong ipagpapatuloy ang ating pagtalakay doon sa ating pinaka-biblical reference kahapon. Kahapon ay yun ang part 1 ng ating pagtalakay in collaboration with the thoughts shared by the New Interpreters Study Bible based on the New Revised Standard Version of the Bible. At ngayon ay part 2 yung tinalakay natin na kahapon. Na yun ang biblical reference natin ay Matthew chapter 6. Talatang 5 hanggang 15. At akin hong basahin muli. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isar mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawaran din na kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mahayag nawa ang katotohanan ng Diyos sa ating mga puso at isipan sa ating hong binasa na teksto. Lalo tigit na mahayag ang Diyos na ito sa ating mga buhay. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon at tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At hayaan po ninyo na ito po ay atin hong matatalakay na kung saan ay ang mahahayag ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Bakit natin tinalakay uli ngayon yung tinalakay natin kahapon?
Dahil ito po ay napakahalagang pinag-uusapan. At atin naman hong tignan ngayon, ano ba ang message nito in collaboration with the source of my research ng pag-aaral in connection with the Christian ethics. Ngayon ay aking sinilip as prepared by Dr. Russell K. Tardo. At isa ito sa mga natalakay. Although itong presentation na ito ay ganyan ko kakapal, ano po? Na kung saan ay iba-iba rin yung resource materials na kanyang tinignan. At least mga 11 na katao na mga theologians at maalam sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya hayaan po ninyo na atin pong pagtuunan ng pansin na ito. Ngayon ay hindi lamang yaong katuruan ng ating Panginoong Heso Kristo ay address sa mga mapagpaimbabaw na kanyang tinukoy, kundi meron din na mahahalagang mga bagay na ipinaparating nito as being reflected and shared to us by several resources. At napakahalaga sapagkat ito ay may kinalaman sa panalangin. Unang-una po na matunghayan natin dito, sapagkat merong sinasabi diyan na kinakailangan natin na iwasan, kinakailangan natin na i-avoid. Unang-una ay iwasan natin yung manalangin katulad ng mga hipokrito na mapagpaimbabaw. Avoid the praying like the hypocrites. Not only during the time of Jesus, but even beyond His resurrection and ascension to heaven, and even in today's worlds, masasabi natin na there are still numerous hypocrites, not only in the arena of praying, but in many aspects and situations. Kaya avoid like the hypocrites. Sulat niyo po yan. Iwasan natin na manalangin katulad ng mga hipokrito, mapagpaimbabaw. Kaya nga sinasabi doon sa verse 5 ng chapter 23 ng Gospel of Matthew, Mateo 23 verse 5,
nang sinasabi doon ay pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilateria at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. At yan ay isa sa kapahayagan. Hindi naman masama yung laparan, yung pilakterya at habaan, yung kalawit ng laylayan ng damit. Pero ang konteksto doon ay yung sinasabi nga ni Jesus na pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. At maraming katulad nito. Kaya nga ho, ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus, sila ho ay nananalangin ng talagang napakalakas. At bukod sa napakalakas ay talaga naman napapansin. Bilang yung salitang public display, kahapon sinabi natin yung public performance. Ano bagang dinidisplay? Kaya nga sinasabi ni Jesus sa atin na ang mga hipokrito ay talaga namang loves to pray aloud and noticeably in a conspicuous public displays. At ano ang nais na iparating ng Panginoon dito? And of course, the motive, yung motibo, yung intention, yung layunin ng panalangin na pawang pakitang tao lamang. At yang ganyang panalangin ay mali ayon sa katuruan ng ating Panginoon na ang pinaka-main na motibo, intention at layunin is to impress someone, somebody or the multitude. Pero not to be heard in heaven. Ngayon, nais na i-emphasize ng malalim at malawak at matindi ito na ang mga hipokrito ay hindi sila yung mga taong talaga namang ang puso ay nauukol sa Diyos. Bagaman ang mga hipokrito ay naroon din yung kanilang striving effort to pray. But their motives, their intentions, and purpose ay questionably.
Kaya nga ho, ang mga hipokrito, mga guys at mga ka-ride on sa Panginoon ay talaga naman hong great pretender. Nagpre-pretend. Nagdadalawang mukha, ibang mukha sa harapan, ibang mukha sa likod, gayon din sa kanang tagiliran at gayon din sa kaliwang tagiliran. Merong awit na gunin na the great pretender pero hindi ko memorize. Kaya ang hipokrito, one who pretends, nagpapanggap na siya ay disipulo din pero sa katotohanan, hindi ho. Ang kanyang buhay sa totoo lang ay hindi ho talagang nagbago at hindi nabago. Nagpapanggap lamang na nabago at merong bumago sa kanya. Bakit sinasabi yon? Sapagkat ang isang hipokrito ay masasabi natin na he or she is still living in the same old simple way and living. Kaya kung makikinig ang mga hipokrito ay talaga namang mapapaaray. Sapagkat yan ang katotohanan. All hypocrites are indeed pretenders. To be righteous, to be Christian, and whatsoever. But in reality, in their respective lives and living, hindi makita talaga na sila ay nabago ng Diyos na buhay at lumalakad sa liwanag ng Diyos at gayon din ng kanyang mga salita at mga alituntunin. At dito ho, winawarningan ng ating Panginoon na hindi tayo dapat na manalangin, isama na rin natin yung pamumuhay na katulad ng mga hipokrito. At gayon din ay huwag din natin isipin yung kaisipan na ang lahat ng pangpublikong gawain ng pananalangin ay kinakailangan na iwasan at hindi gawin. Kundi ang mga mananampalataya, ang mga Christian churches ay kinakailangan din na magsagawa ng pangpublikong pananalangin. Maliban sa family altar, maliban sa tinatawag natin na pagsambahay altar, at maliban sa ating personal na altar at pananalangin. At ang mga churches natin ay meron hong mga pangparamihan na mga gawaing pananalangin. We still pray in the church every Sunday, every prayer meeting, kahit na araw-araw nice natin na pumunta sa church, sabihin natin kay pastor, pastor, pakibukas po yung church, papasok ako at mananalangin. Okay yan.
At gayon din sa panahon ng ating pagtanggap ng breakfast, ng lunch, ng dinner, at sa mga pagipagitan ay merong mga merienda, at gayon din kapag tayo ay pumupunta sa mga pampublikong restaurants. Merong isang pangyayari sa isang restaurant. Nagtatalo at nagko-contest yung dalawang crew. At ang kanilang pinag-uusapan ay merong ang pumasok na talaga namang nakahawak ng Biblia. Merong din mga kasama. Pinag-usapan ng dalawang crews na tingnan natin kung tingnan mo nga pare kung yan ay mga Kristiyano yan. Sabi ng isa ay oo naman. Pero yung nagsasabi na oo mga Kristiyano yan. Talaga? Sige, tingnan natin. Pinag-order na sila. Pagkatapos ay natapos na naluto at talaga ba namang isinerve na yung pagkain? O pare, dito natin makikita kung Kristiyano mga ito. Ngayon, nung isinerve yung inorder na pagkain, ay talaga namang nag-aapurahan na kumain na, nang kumain, nang kumain, at sabi ng isa, you see pare, kung Kristiyano ang mga iyon, nanalangin muna sila bago nila nilaklak yung pagkain. Well, a simple situation and isolated situation, parang tama yung sinasabi ng isa na patungkol doon sa panalangin. Ano po? Hindi naman tayo nag-judge. Ano po? Kaya nga ho, mahalaga pa rin. Sapagkat kahit na tayo naglalakbay, nasa loob tayo ng bus, nasa loob tayo ng jeep o anumang sakyan, ay di ho ba nananalangin din tayo? Upang maging safe and sound yung travel, there should always be the so-called balance of spirituality in day-to-day life in every particular situation. That should be maintained with the good and acceptable motive, intention, and purpose. Kaya nga, we should avoid the praying like the hypocrites. Pangalawa, na sinasabi ng ating material, avoid the praying like the heathen as well. Iwasan daw natin ang manalangin ng sa pamagitan ng paggamit ng napakaraming salita. Kaya sinasabi doon sa Mateo 6:7, sa panalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sinabi ko na sa inyo kung anong mga hintil ang tawag ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo ay hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita at kahapon ay ipinaliwanag ko na sa inyo na marami nga silang mga tinatawagan na nagsisilbing mga maliliit na Diyos-Diyosan at ang iingay din nilang manalangin. Maraming tinatawagan na sa halip ang tinatawagan ay ang isang nag-iisang Diyos na buhay.
Ano ang nais diyan na iparating ng ating Panginoon? Ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano ay kinakailangan na siya ay mananalangin na sinsero mula sa kaibuturan ng kanyang puso at gayon din sa pamagitan ng kanyang talagang nagmumula sa kanyang puso ng mga salita at hindi yung imine-memorize, hindi yung parabagang ritos na lamang na paulit-ulit. Na hindi mula sa puso ang nais ng Panginoon. An earnest, sincere prayer from the heart. And every word being uttered by the lips, it should be coming from the heart. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo nanalangin puso sa Panginoon, at gayon din pangatlo, hindi lamang yung iwasan natin o avoid praying like the hypocrites, avoid praying like the heathen as well. Kundi, ask for what we need. Hilingin natin kung ano yung ating pangangailangan. Kaya nga ang sinasabi doon sa Matthew 6 verse 8, huwag ninyo silang tutulanan sapagkat alam na ng inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Huwag daw natin tutularan ang mga hipokrito at gayon din yung mga hentil na sinasabi dito. Sapagkat eka ni Jesus, bago tayo manalangin, alam na ng Panginoon kung ano yung ating mga kailangan. Amen ba sa ating Panginoon? God already knows what we need. Yes. Pero, bagaman alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin, ay nice din ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at sabihin ang ating kahilingan. Katulad ng isang anak mula sa maraming anak ng mag-asawa. May kailangan yung anak na yon. Dahil hindi masabi-sabi ng di masabi-sabi ang kanyang kailangan. At ang kanyang paraan ay sinisiko yung kanyang nanay lagi. Nanay naman eh, puro ganon. Puro pasiko na ganon. Ulit-ulit hanggang sa sinasabi ng kanyang nanay, ano ba talagang kailangan mo, anak? Sabihin mo nga sa akin kung ano ang kailangan mo. At alam ko kapag gumaganyan-ganyan ka ay merong kang kailangan. Well, bagaman alam ng Diyos, alam ng magulang na meron tayong pangailangan ay kailangan din na sabihin natin kung ano yung kailangan natin. At hindi magiging rason yung, alam na ng Panginoon kung anong kailangan ko. Kaya hindi na ako dapat manalangin pa.
Bahala na ang Diyos. Ayaw lang manalangin. Merong isang Bible study na pinapangunahan ng isang pastor at sa isang bago magsimulang Bible study, ang pastor na yon ay kanyang tinukoy yung kanyang kaibigan na umatid ng Bible study at nung tinawag niya yung kasama niya, kaibigan niya na siyang manalangin. Ilingin natin ang aking kaibigan na siya po ang manalangin bago tayo mag-Bible study. Matagal na tinitigan yung pastor, medyo namumula. Eh wala siyang magawa dahil tinawag siya ng pastor. Eh dinanalangin siya. At pagkatapos ng kanyang unang pangungusap sa panalangin, biglang sumigaw siya at ang sabi niya, sabi ko na sa iyo, paring pastor, eh, hindi ako marunong manalangin, tinawag mo pa ako. Sabagat hindi na alam ko na kung ano ang kanyang isusunod na sasabihin at kung paano siya magtatapos sa opening prayer. Ay, Apo. Doon natutuklasan yung meron nga na hindi po nagpapahalaga sa panalangin. Ang panalangin ay napakahalaga natututunan. At kapag tayo'y patuloy na lumalapit sa Panginoon araw-araw na nagsasalita sa ating paglapit sa ating panalangin ay magiging likas mula sa ating puso ang ating bukas na puso at mga salita na nanggagaling sa ating mga puso na sinasambit sa banal na presensya ng ating Panginoon. As if every day, every moment namimiss natin ang Panginoon. Naglalambing tayo sa Panginoon. Nakikiusap tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nahihiya sa ating Panginoon sapagkat very, very intimate yung daily connection, yung daily encounter with Him, at gayon din yung intercessory prayer with Him and Him with us. Kaya anumang sitwasyon ng gagawain sa church, yan mayang pang personal, public, pang loob ng church, sa labas man, kapag tayo ay tinawag na manalangin ay, oh yes, pastor, manalangin tayo. Titindig na't mananalangin na meron pang kasamang sitas na verse. At doon sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 6, James 1, verse 6. Sapagkat napakahalaga dito na kapag tayo'y lumalapit sa panalangin wholeheartedly from the bottom of our heart, na tayo ay humihiling na mayroong pananampalataya sa Kanya. At ito yung sinasabi dyan sa verse 6 ng James chapter 1. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya kung manalangin tayo na nagdududa tayo sa Kanya, nag-alinlangan tayo, ay huwag muna tayo manalangin. I-prepare natin yung puso natin, yung isip natin, yung buong katauhan natin.
At i-check natin yung pananampalataya, yung ating pananalig. Nang walang pag-alinlangan nang di tayo matulad na parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Marami hong ganyang mga tao na walang paninindigan sa pananalig at gayon din sa tapat na ugnayan sa Diyos. Hindi makapanindigan sa pananampalataya at maging sa katotohanan. Pabago-bago ang isip, pabago-bago ang puso. Mapag-alinlangan. Katulad na lamang bago tayo manalangin na tuto pa rin kaya ng Panginoon ang panalangin ko. Pakikinggan kaya ng Panginoon ang panalangin ko? Baga hindi naman. Hindi pa nagsisimula ng isang salita. Nandun na yung pagdududa. Kaya nga ho, napakahalaga po ang paghahanda ng ating mga puso, ng ating mga kaluluwa, ng ating espiritu at ng kabuuan natin. Upang sa ating pagsamot, paglapit sa Panginoon ay bukas na bukas tayo, walang alinlangan, kundi patuloy na matibay, malakas at naniniwala tayo na kapag tayo nanalangin sa Panginoon ay Kanyang pakikinggan. At ang Diyos na ito ay meron siyang karampatang katugunan na ayon sa Kanyang kalooban at naisin. Kaya nga ho, ang pang-apat, kanina sabi natin na avoid praying like the hypocrites. Iwasan natin manalangin kagaya ng mga hipokrito, iwasan natin na manalangin katulad ng mga gumagamit na napakaraming salita, binobola ang Panginoon. Avoid praying like the heathen as well, at gayon din ay ask for what we need. Hingin natin kung ano ang ating kailangan, at gayon din, pang-apat, address all prayers to our Father in heaven. Kaya nga ho, ang panalangin ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay mga panalangin na kung saan ay lagi pong naka-address sa Diyos Ama. Hindi ho kaya Mary, hindi ho sa sinumang saints o anumang anghel ng Panginoon o anumang inaadresan, kundi tanging sa Diyos Ama, at yan ang sinasabi ng ating teksto. Our Father who art in heaven. Dahil meron na merong nag-iisang Diyos na buhay at merong nag-iisang tagapamagitan ng Diyos Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi sa unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 5 hanggang 7, maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ni Timoteo, itong sinabi dito, sapagkat iisa ang Diyos. At isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat, siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Hallelujah!
Amen at amen sa Panginoon. Ulitin ko po, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Wala na hong ibang tagapamagitan, wala na hong ibang Diyos. Ang taong Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag ng sa takdang panahon, at kung dadagdagan natin ito, hindi lamang ang taong Kristo Jesus, kundi siya bilang nabuhay na maguli mula sa kamatayan, at siya ay nabuhay, nanumbalik sa kalangitan, at siya ay babalik muli sa madaling panahon. Kaya nga ho, sa panahon na ito na tayo po'y nakakaranas ng global pandemic na ito, a time for you and me and for us all people to come unto Jesus, katulad ng sinasabi ko sa inyo, na kailangan natin ang Diyos Ama. Kailangan natin ang spiritual revival. Kailangan natin ang spiritual reawakening. Kung nais natin na maranasan natin ang himala, pagpapagaling ng Panginoong Diyos, at gayon din ang pagbabago ng tao at ng lipunan at ang lahat ng mga tao. Pero kailangan ng paglapit ng paghingi ng pagpapatawad ng taos puso, at gayon din ng kanyang paglilinis, at gayon din ng pagpapatawad sa iba. At yan ang panglima, pray in a spirit, in a forgiving spirit. Manalangin tayo na merong espiritong nagpapatawad. At yon ang sinasabi doon sa mga verses na bandang huli na atin hong tinalakay. Ano po? Matthew 6 at chapter 6 verse 14 to 15, if you forgive others their wrongs, they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Maliwanag po yung sinasabi niyan. Kahit anong dami ng ating panalangin, kung ang puso natin ay hindi nagpapatawad sa iba, wala hong mangyayari. Eh, sa akin po, ay marami na akong napatawad. Mga nagkulang sa akin, mga humagupit sa akin, napatawad ko na sila sa Panginoon. Kasi ang taong hindi nagpapatawad, remember this, hindi siya makaka-move on at hindi siya makakaharap sa Diyos at gayon din sa taong gumawa sa kanya ng pagkukulang at pagkakasala. Kaya purihin natin ang Diyos. Itong mga katotohanan na ito na ipinaparating ng ating teksto, Matthew 6, talatang 5 hanggang 15. At sa ating pagtatapos, kung nais natin patawarin tayo ng Diyos, kinakailangan din na meron tayong puso na willing
na magpatawad sa iba, lalo na sa mga nakagawa ng pagkukulang sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen at Amen sa Panginoong Diyos. Mahirap gawin yan, pero nothing is impossible when we allow always God to work in us. In prayer, in deeds, in words, in thoughts, in motives, in purpose, in intention, and in everything. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa John 14:14, "If ye shall ask anything in my name, I will do it." Kaya nga sa panalangin natin, bagaman ina-address natin sa Diyos Ama, nagtatapos tayo doon sa dulo na in Jesus' name. At meron pang amen. Yes, amen sa Panginoon. Patuloy po nating alalahanin na God is always with us in Jesus Christ being the Emmanuel ng ating mga buhay. At ngayon ay nais ko pong ibahagi itong aking composition. Ano po? Sa tulong ng Panginoon, ng Kanyang Espiritu, September 26, 2017 ng umaga. Doon po sa Batong Buhay Methodist Church, Batong Buhay, Sablayan Occidental, Mindoro, Philippines. Alam niyo bakit na-compose ito? Noon ay meron kaming pagpupulong eh. Sa Southwest Methodist Regional Conference ng DSA doon ay si DSA Reverend Joel Sonia. At doon sa altar ng church, meron doon nakapaskil na Emmanuel, God with us. At habang akin tinititigan yun, ay sumusulat ako ng isang composition awit. At ito po ang kinalabasan. Dear Lord and loving Savior, how great is your mighty name, so amazing and awesome, your kingdom will never end. Oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, Emmanuel, God with us. Jesus Christ, the rock of our salvation, our daily shield and protector, you will always be our healer, our strength and grace.
spider. Jesus Christ, our close friend, you're with us, O Lord, every moment of our lives. Allow it be your precious name, because you are with us. Your anointing will never end. Oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, oh Jesus Christ, Emmanuel, God with us. Jesus Christ, the rock of our salvation, our daily shield and protector, you will always be our healer, our strength and grace provider. You will always be our healer, our strength and great provider. Yes, indeed, sa Panginoon, Emmanuel, God with us. Alam niyo, napakahalaga talaga ang panalangin sa Panginoon. From the very start of my ministry, 1984, magpahanggang sa ngayon, sa iba't ibang yugto ng pangunguna, at gayon din sa panahon kung paano pangunahan ang distrito, ang isang area sa pinanggalingan, at gayon din sa pangunguna, sa pagpapalaya ng Panginoon. Mula December 7, 2011, hanggang huling araw ng Mayo 2019 as National Bishop of the Iglesia Metodista sa Pilipinas. Alam niyo, yung panalangin ay napakahalaga yan. At ang napaghuhugutan lakas na higit na pangunahin ang Diyos na Emmanuel na suma sa atin, na siyang aking tinuturing na great His faithfulness, great healer and great provider amidst and in spite of whatever context or situation. Even up to this time, the Lord is so good and faithful. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, at sana po itong panahon ng quarantine ay maawit ko lahat ng mga composition ko, sapagkat hindi ko na mahintay yung panahon na akin hong i-copyright upang ito ay maging patented. At sana yung awit na inaawit natin na komposisyon ay nakapagbibigay ng inspiration at kalakasan sa inyo at sa lahat ng makikinig pa. Kumusta ho ba kayo mga kapatid sa ating Panginoon? Maulan po ba dyan ngayon dito sa
Sito Bacoor, Cavite ay makulimlim pero wala nang ulan. At para natapos na siyang magdilig. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At kanina maaga-maaga ay binisita ko yung mga aking mga pananim at nakatulong yung ulan. At gayon din yung mga raming mga dahon ay gagawin ko naman yan, ay iipunin ko yan at gagawin kong compost. Para yan ay maging organic fertilizers, ang katutak ng mga dahon. Ano po? Kaya atin pong tunghayan ang mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay, mga nakarating sa atin, bagaman din natin masabi lahat ang mga pangalan ng mga magse-celebrate ng kanilang birthday, pero kasama natin sa pagbati at gayon din sa panalangin, pati na yung mga ipinanganak sa araw na ito. Ang kapatid na Mrs. Norma Saclolo, ito po ay may bahay ng Reverend Retired Colonel Teodoro Saclolo ng ang Iglesia Medis sa Pilipinas, Mega Church dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At gayon din po ang ating kapatid na National Bishop Manuel Benaventura Jr. Ngayon po talaga yung kanyang araw ng kanyang kaarawan. Siya po ang National Bishop ng Iglesia Medis sa Pilipinas mula dyan sa bandang Maria Aurora, Aurora Province. At gayon din po ang Diaconal Minister Mayetta Vanessa Sonio ng Batong Buhay Methodist Church, Batong Buhay sa Blayan na Occidental Mindoro, ang may bahay ng Reverend Nelson Sonio. At ang may bahay din ng National Bishop Manuel Benaventura Jr. si Deaconess Claribel Benaventura. At gayon din po ang kapatid na Cristina Gallegos mula sa Mandaluyong City, Metro Manila. Ito po ay girlfriend, fiancé ng aking pamangkin, anak ng aking kapatid yan sa Quezon City. At malapit ng kasal nila, no? Yeah, malapit ng kasal nila. At gayon din po ang kapatid na Randolph Jimenez ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din ang kapatid na Joshua Bautista. At gayon din ang kapatid na Stanley Eugenio Baluyot. Na ito po ay may bahay ng Deaconess Eunice Baluyot. Kundi ako nagkakamali, ano po? Mula sa Capitol Methodist Church, ito Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Adona Sabio Bergonio mula sa Naga City, Camarines Sur ng Bicol Region. At gayon din po ang kapatid na Rosalina Rysel Clive mula sa Santa Isabel. At gayon din ang kapatid na Lina Corrales ng Lawag City, Ilocos Norte, pero siya nagtatrabaho doon sa Kuwait City. Isa po siyang OFW. At gayon din po ang kapatid na Lel Jane na mula Santiago City, Isabela. At ang kapatid na Hermie Von Simon ng San Mateo, Isabela. At gayon din ang Judy Ann Raimondo Gamiawa Subia ng San Mateo, Isabela. At gayon din ang kapatid na Arlene Abisamis Madukdok ng Bagong Baryo United Methodist Church dyan sa Bagong Baryo, City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Reverend Juan Carlos Dorothy mula dyan sa Los Angeles, California, United States of America. At gayon din po ang nagse-celebrate ng kanilang 43rd wedding anniversary sa araw na ito. Ang kapatid na glorified former DS Reverend Sosimo Mabuti and Mrs. Ampi Mabuti. At mula dyan sa United Methodist Church. At di ko alam kung sila po ay nakatira dyan sa Quezon City or dyan sa bandang Antipolo City, Rizal. Wherever ay pinaparating po natin sa lahat,
pati na yung mga hindi natin nabanggit na pangalan ng ating pakikiisang pagdiriwang ng kanilang kaaraman sa buhay at gayon din ang wedding anniversary. Kaya tayo ho ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming amang Diyos, mula sa langit, ikaw na lumalang ang langit ng at lupa at gayon din ikaw na patuloy na araw-araw nagbibigay ng sigla at buhay, hininga at blessing sa bawat isa. Lalo na, O Diyos, sa mga nabanggit at hindi mga nabanggit na mga pangalan na sila po ay magse-celebrate ng kanilang birthdays sa araw na ito. At gayon din ang nagse-celebrate ng wedding anniversary. Umasa kami, Panginoong Diyos, unang-una sa mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito, O Diyos, saan man sila naroroon sa buong mundo. Maraming salamat sapagkat ang mga sanggol ay nagsisilbing mga anghel mo, Panginoong Diyos. Sila po ay maarugaan sa poder ng kanikinilang mga magulang. Na sana, Panginoong Diyos, ay maging maayos ang kanilang kalusugan at buhay. Nang sila'y may handa sa kanilang paglaki, at sila, O Diyos, ay madulutan ng magandang buhay, bright future, at higit sa lahat, ang mga sanggol na ito ay maging mga mananampalataya at may takot sa inyo, O Diyos. At gayon din po, lahat po na nagbe-birthday ay patuloy, Panginoong Diyos, na inyo pong katagpuin ang kanilang mga buhay at pamilya kasama ang nabanggit at hindi nabanggit na magse-celebrate ng wedding anniversary. Umasa kami, Panginoong Diyos, na sa napakahalagang araw na ito, huwag po sana silang makalimot na lumapit sa inyo na magpasalamat at magtalaga muli ng kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy po, O Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay na merong malusog na pangangatawan at nangaghahari ang iyong kaharian at kalooban sa kani-kanilang mga pamilya. At patuloy, O Diyos, na matugunan din ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ikaw, O Diyos, bilang aming great provider. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid na kung saan ay mga estudyante pa o kaya sila ay naghahanap buhay at o sila, Panginoon, ay mga lingkod mo sa kanilang mga ministeryo, leadership. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo sila, Panginoon, nang patuloy na sila, O Diyos, ay maging daluyan ng inyong pagpapalas sa marami. Nang sila, Panginoon, ay patuloy na magamit, mapakinabangan ang kanilang mga talento, O Diyos, sa iba't ibang larangan ng paglilingkod at paggawa. At marami pang darating na mga birthday, taon sa kani-kanilang mga buhay, nakaarawan at gayon din ang wedding anniversary, O Diyos. At patuloy sila, Panginoon, na sa gitna ng mga hamon, ay patuloy, O Diyos, na sila ay nagiging matatagpo sana, matibay, at nagpapatuloy na nananalig, lumalago, at masiglang naglilingkod at gumagawa ng mabuti nang naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, nang matupad ang kanilang mga mithiin sa buhay. At gayon din, O Diyos, nang sila, Panginoon, ay maging blessing at huwaran sa lipunan kanilang ginagalawan. At sila po ay ingatan mo at mailayo sa anumang sakuna, naligtas sa anumang kapahamakan, O Diyos.
In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin na lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon at atin po silang handugan ng awit sa pagkakataon na ito. Kung kayo po ay nakaka-relate na at na-memorize na itong awit na ito, ay sumabay po kayo sa pag-awit at pag-inda. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may damdamdalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparaan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Sa Panginoon, palakpakan po natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Hallelujah! Praise the Lord at ma-enjoy ninyo ang buhay sa puder ng ating Panginoon at gayon din sa inyo inyong mga pamilya. Alalahanin natin, age doesn't matter as long as matter doesn't age. Just enjoy to the fullest the life being entrusted by God sa inyong lahat na mga birthday celebrants at gayon din ng mga wedding anniversary celebrators. Kaya purihin ng Diyos ang sarap kaya ng magse-celebrate ng birthday at wedding anniversary na alam nyo, walang makapipigil sa kanila. Ano po? Sa kanilang pag-celebrate sapagkat yan ay blessing mula sa Panginoon. Kahit na ang COVID-19, kahit na ang global pandemic na ito, hindi mapigilan ang kanilang pagdiriwang sapagkat yan ay karapatan nila. At yan ay pribilehyo mula sa ating Panginoon. Yan ay blessing mula sa ating Panginoong Diyos at ating pungtonghayan ng prayer request na ito at ipanalangin sa ating Panginoong Diyos at mula sa ating kapatid na Governor V ng Pansola Medis Church, Diliman na Pansola, Quezon City, Metro Manila, as of 8:33 a.m. kahapon. Ito po ay nakaprepare na yung ating gadget
kaya hindi na po na natin nabasa. Pero itong kanyang prayer request, morning po, baka pwede sana niyo isama sa panalangin po. Glicerio Barba, confined sa Quirino Memorial Hospital. Yes, Memorial Hospital ito. Dahil sa dialysis, meron siyang kidney failure. Salamat po. Umigi na po. Bigla daw po bumaba hemoglobin. Kailangan na salinan dugo 6 bags. Yan ang kanyang prayer request. At napakahalaga po na ito po ay ipanalangin. Tayo ho ay manalangin sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang pinupuri namin, winawalhati, sinasamba. Naniniwala kami sa iyo na Ikaw ang Diyos ng nakaraan, ang kasalukuyan at gayon din ang panghinaharap. Narito, narinig po ninyo ang kahilingan, kapatid na Glicerio Barba, na kung saan, O Diyos, kailangan po niya ang inyong pamatnubay sapagkat siya po ay merong failure sa kanyang kidney. At ang dialysis niya, Panginoon. At gayon din, dahil po sa bumaba ang kanyang hemoglobin, ay kailangan po, Panginoon Diyos, ng 6 bags ng dugo upang siya ay masalinan. Nakikiusap po kami, O Diyos, na inyo pong pagpalain ng pagamutan at gayon din ng mga umaasikaso sa kanya ng mga medical frontliners at facilities. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang pangangailangan niya ng dugo nang ito ay matugunan. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang kanyang pananalig sa inyo. Ang kanyang lubos na pagpapasakop sa inyo, O Diyos. Mula sa kanyang puso. Maari po ba, Panginoon, na inyo pong ilapat sa kanya, O Diyos, ang karampat ng lunas, katugunan sa mga kahilingan, pati na rin ang financial na kailangan nila. Pero higit sa lahat, O Diyos, ang kanyang kagalingan, kalunasan sa kanyang kidney failure at gayon din sa kanyang pagdadialisis, Panginoon. Maghari ka sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at sa pagamutan. At umaasa kami, Panginoon, na inyo pong pairugan ang aming kahilingan nang naaayon sa inyong kalooban. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na patuloy na sila po ay lumalaban at kailangan nila ang kagalingan, Panginoon. Pastor Edwin Abugan ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, Tala, City of Caloocan. Gayon din ang kapatid na Manny Guillam ng Victoria Tarlac, ang kapatid na Weng Pangilinan mula dyan sa Hermosa, Bataan, at gayon din ang kapatid na Rosario Bersabal ng Quezon Isabela, at gayon din ang kapatid na Nanay Luz Biminda Bustamante ng Dinalupihang, Bataan. O Diyos, gayon din po ang kapatid na Teresita Diligin ng Hermosa, Bataan, at gayon din ang kapatid na Daniel Retrato ng City of Caloocan, at gayon din ang kapatid na Maharlikan na nandun sa Batangas.
At gayon din po aming Diyos, Ama, Pastor Jaron Kevin Pedrosa ng Cebu, Visayas. At gayon din po ang kapatid na Jomar Bumanglag na naka-confine dyan sa isang hospital sa Santiago City, Isabela. At ang kapatid na Reverend Marvin De Leon sa kanyang paparating na operation sa unang linggo ng Agosto. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Mirna Subido ng Ciudad Adelina Village ng 13 Martires City, Cavite. At gayon din po, aming Ama, ang kapatid na George Makapagal ng San Jose del Monte City, Bulacan. At gayon din ang kapatid na Lily Kagalitan. At gayon din po ang kapatid na Edeline Zamora ng City of Calaucan. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Lodi Wenceslao ng Hermosa Bataan. At ang kapatid na Rosalinda Hiner ng Silang Cavite. At gayon din ang kapatid na Glass di Tagalicod dyan sa Santiago City, Isabela. At gayon din po ang Nanay Penina Montibergen ng Olongapo City, Sambales. At gayon din po ang kapatid na Lali Acevedo ng Project 7 na Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Ricardo Nunan ng City of Balanga, Bataan. At gayon din ang kapatid na Sammy Antonio ng Samal, Bataan. At gayon din ang kapatid na Ruel Yumol mula sa Maribela, sa Bataan. At gayon din po ang kapatid na Florenda Nabua ng San Fabian, Pangasinan. Florenda Nabua. At sa lahat po ng merong karamdaman, Panginoon Diyos, napatuloy mo na igawad po sa kanila, Panginoon, ng inyong pakikiisang damdamin at kagalingan para po sa kanilang lahat, pati na po lahat po ng may karamdaman, Panginoong Diyos, na sila po ay inyo pong pagpalain at pangunahan, Panginoon. Lalo na sa mga umaoruga na mga pamilya nila. At maging ang mga kapatid na nasa ospital sa pangangalaga ng mga medical frontliners, Panginoong Diyos. Patuloy mo silang kaawaan, Panginoon, at pagpalain ang kanilang mga pangailangang pinansya. Patuloy na patibayin ang kanilang pananalig sa inyo, O Diyos. At maniwala sila na merong Diyos na buhay sa pamagitan mo, Jesucristo, at sa pagginus ng inyong banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay tunay nga po na inyo pong pairugan ng karampatang lunas, kagalingan, recovery, good health and wellness, Panginoon. Pati na rin po, Panginoong Diyos, ang napakaraming mga tinamaan ng virus na 57,006 sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo na umabot na po ng 13,664. At ilapat mo, Panginoong Diyos, ang inyong awa at habag sa kanila, Panginoon. Napatunoy na kasangkapanin mo ng mabisa at epektibo ang lahat ng paggamutan at gayon din ang pangangalaga ng mga medical frontliners at maging ang mga pananalangin namin bilang mga spiritual frontliners, O Diyos. Mga facilities pagkain ay inyo pong igawad, Panginoon, ng magkalakip-lakip pati na po, O Diyos, ang mga pinansyang pangangailangan ng bawat pamilya nila, Panginoon. O Diyos, kaawaan mo sila nang sila'y makaranas ng lubos na kagalingan, kalakasan, good health and wellness, Panginoon. O aming Ama at aming Panginoon, gayon din po na kami po'y nananalangin para po sa kaaliwan, kalakasan at ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli at gayon din ang buhay na walang hanggan sa lahat po
ng mga bereaved families saan man sila naroroon sa buong mundo. O Diyos, na sila po ay patuloy na umasa sa inyo, magpailalim sa inyo, manampalataya sa inyo at huwag silang mawala ng pag-asa. Gayon din, Panginoon, na sa inyong mga kamay, O Diyos, ay aming pinagtatagubili ng kanilang mga espiritu, kaluluwa at katawan, lahat po ng nangauna na sa daigdig na ito sa inyong pangangalag at paghahari sa inyong inihanda na kaharian at paraiso, Panginoong Diyos. Panginoon, sa lahat po ng inyong pinagaling na kung saan ay umabot ng 20,371 sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo ay 7,163,038. O Diyos, maraming maraming salamat po sa mga himala, mga kagilagilalas na inyong pagkilos at paggawa sa pamagitan ng inyong banal na espiritu, gayon din po ang mga pagamutan, mga medical frontliners at gayon din ang mga hospital, mga facilities, mga pagkain, medisinas at gayon din po ang mga kinakasangkapan mo ng mga medical frontliners at gayon din ang mga patuloy na hindi nagsasawang nananalangin sa inyo ng mga spiritual frontliners, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat. Nawa, Panginoong Diyos, sila po ay hindi na ho manumbalik ang virus na ito sa kanilang mga katawan, kundi sila'y magpatuloy na magaling na magaling na. Na pinagpapala mo sila ng kalusugan at buhay, gayon din ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Diyos, ito po ang aming panalangin sa patamis na pangalan ng Jesucristo. Amen at amen po sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ho na hindi po tayo magsasawa na ipanalangin ang bansang Pilipinas at ang lahat ng mga bansa, sa lahat po ng mga nanunungkulan, sa lahat po ng kagawaran, ahensyas mula sa national level at gayon din sa mga branches ng bawat gobyerno, mga nanunungkulan, mga inihalal at gayon din po ang mga iba't ibang mga nasasakupan dyan sa rehiyon at gayon din sa mga lalawigan at gayon din po at sa mga lungsod, mga munisipalidad, mga barabarangay at gayon din po sa bawat individual at mga pamilya sa kabuuan. O ipanalangin natin sa ating Panginoong Diyos, lalo na itong paglaban sa COVID-19 na ito na maging matagumpay at sa madaling panahon na yan na i-claim natin sa tulong at gabay at gayon din sa pagkilos at sa pagkakaisa, bayanihan tuwil as one, ay mapagtagumpayan ng bansang Pilipinas at gayon din ng bawat bansa, pati na ho ang pag-ahon mula sa kahirapan, sa pag-angat ng negosyo, sa gobyerno, maging sa pribada at gayon din sa mga religious institution, pati na ang mga paaralan ng gobyerno, ng pribado at gayon din ng mga religious educational institution sa bawat pamunuan. Ipanalangin po natin na tayo po ay makarecover at maging matagumpay ang lahat ng pagkilos at paggawa. Manalangin po tayo ng sabay-sabay, nauukol para sa bansa natin sa kaubuan at gayon din sa bawat bansa sa buong mundong ito. Thank you.
Yes, Lord. Sa banal na pangalan mo, amin pong ipinagtatagubilin ang lahat ng panalangin namin, O Diyos, para po sa kabuuan ng Pilipinas at gayon din ng bawat bansa sa buong mundo. Alam namin, Panginoon, na alam po ninyo ang aming kalagayan at kaganapan, O Diyos, at maging ang mga prayer requests na ito. At kami umaasa, Panginoon, sa inyong pag-ahari sa bawat bansa at gayon din sa inyong pagkakaloob ng blessing. At higit sa lahat na matapos na sa madaling panahon ang virus na ito. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. At gayon din ay patuloy po natin na ipanalangin ang lahat ng mga churches, anumang denominasyon, lahat ng mga church workers, lay missionaries, lay mga missionaryo natin na mga pastor, lay speakers, lay minister, diaconal ministers, lay leaders, at gayon din ng mga church members and families, at gayon din ang mga iba't ibang mga ministries and missions, mga projects, sila na merong schools, at sa bawat pamunuan, Panginoon, mga officers, at gayon din po sa lahat ng pangangailangan ng churches, mga manggagawa, mga pamipamilya, financial man yan, spiritual man yan, upliftment man yan, encouragement man yan, o anuman. Ito ang siyang pangkalahatang katawan ng Panginoon. Panalangin natin na ang mga gawain sa loob ng church, mga man pinapayagan na ng 10% sa capacity, ay sa alang-alang pa rin ng mga health protocols at sa lahat ng mga live streaming prayer meetings, Bible studies, mga pagpupulong at gayon din ang mga chat groups, mga pagsamba, mga ministry na live na ginagawa at maging sa mga video recording coverages. Panalangin natin ang Panginoon at maging yung mga uploaded sa mga Facebook at Messenger's YouTube patungkol sa gawain sa Panginoon ay may the Lord bless all of these innovations of ministries and missions. Kaya mga nalangin po tayo ng sabay-sabay ukol po dyan. Yes, our Lord Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin para po sa iyong pangkalahatang katawan.
na ito ay binubuo ng iba't ibang mga Christian denominations at fellowships, mga misyon, ministries, projects, schools, agencies, mga pamunuan, mga workers, church lay leaders, church members sa kabuuan, Panginoong Diyos. Masa kami, Panginoon, na patuloy mo na i-bless at pangunahan. Sana po matugunan lagi ang bawat pangailangan. At patuloy pa rin na nagtatagumpay ang mga iba't ibang ipinagagawa mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. Perhaps you have your own personal and family prayer requests, and at this point in time, ito po ang panahon na atin pong ipanalangin sa Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang aming panalangin para po sa aming personal at family prayer requests. Mangyaring iyong kalooban, maghari ang iyong kaharian sa bawat pamilya, sa bawat isa. Lord Jesus, patuloy mo na pakaingatan ang bawat pamilya, bawat individual. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen at amen sa Panginoon. Ang Ride On na ministry ay patuloy po na nangungumusta sa bawat isa sa atin, sa mga kayo naroon. Sana po ay kayo po'y laging nasa mabuti at maayos na kalagayan, ligtas sa anumang virus, at gayon din ay patuloy na natutugunan ang inyong mga pangailangan, at kahit na sa gitna ng pandemic na ito ay nandun pa rin ang ngiti at gayon din ang kagalakan mula sa ating Panginoong Diyos, at hindi pa rin tayo nakakalimot sa Kanya. At gayon din ay pasalamat sa ating patuloy na pagsubaybay, pagkikiisa sa Ride On na ministry. At lalo na po sa episode 107 nitong araw na ito, at gayon din sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, at gayon din po sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode. Yan po ay patuloy na nakapagpapalakas at nagbibigay ng inspiration, at atin hong tignan ang mga comment at habang niroroll yung ating comment ay akin po pinaparating ang pagbati at shoutout sa aking kapamilya doon sa San Mateo Isabela, ang pamilya ng aking kapatid na Tessie Tangonan na Lianyo, ang kanyang mga anak, at gayon din ang aking auntie na nandun, si Auntie Angeles Kabakungan, at gayon din ang aking kapatid at pamilya na nandyan sa bandang Pag-asa, Quezon City, si Benjamin Tangonan Senior, at binabati ko rin at sinasout out ang kanyang buong pamilya, at gayon din po ang aking kapatid na nandun sa bandang Nyhamnslade sa Sweden, ano po, si ang aking sinusundan na kapatid na si Wilma Tangonan Arvidson, at gayon din ang kanyang buong pamilya, ang kanyang anak na si Ellen na nandun din sa Sweden, at gayon din po ang aking kapatid na nandyan sa Los Angeles, California, si Johnny Tangonan, at ang kanyang pamilya na nandyan sa San Mateo Isabela ay pinaparating aking shout out at pagbati sa inyong lahat, at sana makarating ang pagbati na ito at shout out to love you. At gayon din syempre pagpapasalamat din sa akin nakakasama dito sa ating
ride on the ministry si Lola Biyaya nandun sa Bandaron at pumapaypay at kumakaway kapag panahon ng kumakaway, pumapalakpag pag panahon ng palakpag at nananalangin kapag panahon ng pananalangin. Yan si Lola Biyaya Ramos Kasiguran Domingo. At mother ng aking misis, si Jean Grace Domingo Tangonan, aking nakakasama dito sa ating gawain at gayon din shout out sa aking anak na aming anak na na-lockdown mula pa noong February na nandun sa City of Caloocan at hindi pa nakauwi, si Kerosene Shalom Domingo Tangonan, at shout out sa iyo at gayon din si Tinting Kambin. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At kasama natin sa pagkakataon na ito sa mga kapatid natin na nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-comment. At ang ating kapatid na Reverenda Luis Cruz, dating District Supervising Elder ng mula dyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan, ang kanyang comment ay good morning. Yes, salamat. Good morning din kapatid na Pastor Luis, at God bless Luis family. And of course, your diversified, multifarious ministries na ginagawa mo dyan sa kabuuan ng Bataan, at gayon din dyan sa destiny mo sa paaralan. At God bless Hermosa, at gayon din ang buong Bataan, at gayon din po na sa ating Tafan na Deaconess Ruth Tomicos. Mula dyan sa ang Iglesia, ang the United Methodist Church dyan sa bandang Cagayan de Oro City, Misamis Oriental Mindanao. Ang kanyang comment ay good morning po sa inyo, Bishop Leo Tangonan. Yes, good morning din po, at purihin ang Diyos sa inyong matagumpay na annual conference yan. Nakita ko yung posted na inyong talaga naman using the Zoom gadget na technology, at matagumpay naman ang inyong ministry at conference. At God bless Tomicos family and of course your ministry. And shout out to all of you dyan sa bandang Cagayan de Oro City, gayon din sa kabuuan ng Misamis Oriental at sa kabuuan ng Mindanao. Pakiingat kayong lahat. At mula sa ating top fan, Lay Minister Leonora Dato ng Capitol Methodist Church dyan po sa City Balanga, Bataan. Ang kanyang comment ay purihin po ang Panginoon sa magandang mapagpalang umaga na atin pong nasilayan. Good morning po, Bishop and Ate Jean. Yes, purihin natin ang Panginoon at tunay na talagang napakaganda ang bawat araw na atin po nasisilayan mula sa ating Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon at lagi-lagi na tayo po'y pinagkakalooban ng panibagong umaga. Kaya purihin ang Panginoon. God bless Dato family and of course your daily ministry. 9 o'clock in the evening, sama-samang taga-Bataan laban sa COVID-19. Yan, at pakiingat kayo. God bless City Balanga, gayon din ang kabuuan ng Bataan at gayon din ang kabuuan ng Central Luzon. At gayon din po ang kapatid na Leti Lacandaso, good morning to all and God bless your ministry, ride on. Yes, purihin natin ang Panginoon. Good morning sa iyo at God bless Lacandaso family and of course your ministry at gayon din pinagkakabala dyan sa araw-araw. At sa mga kayo naroon dyan sa bandang Marilao, Bulacan, ay ingatan kayo ng Panginoon. God bless Marilao at gayon din ang kabuuan ng Bulacan. At gayon din ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church dyan sa Magsaysay, Dinalupihan, Bataan. Good morning po. Yan ang kanyang comment. Good morning din. God bless Torres Cruz family. Of course, your ministry at gayon din sa mga gagawin niyo sa buong maghapon na ito. Kaya God bless Dinalupihan at gayon din sa buong Bataan. At mula sa ating kapatid na Rosalinda Hiner is watching from Holy Faith United Methodist Church and sa Silang Cavite. Yes, God bless Hiner family at pakiingat kayo, patuloy po kayo na pagalin ng ating Panginoong Diyos. At God bless silang, God bless ang kabuuan ng Cavite at gayon din ang kabuuan ng Calabarzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon, at gayon din ang kabuuan ng Luzon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Muray Pascua dyan sa bandang San Manuel Isabela,
Ang kanyang comment ay, "Hello po, Bishop. Yes, hi. A wonderful morning, family and everyone. Yes, thank you very much. Gayun din po sa inyo. Don't worry about anything. Yes. Instead, pray about everything. Yes, na yes ating Panginoon. Tell what you need and thank God for all He has done. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. More blessings to your ride on ministry, Bishop." Yes, palakpakan natin ang Panginoon at talaga naman ang Diyos ay nagpro-provide siya. God bless Moray family at gayon din sa inyong pinagkakabalahan dyan na bukirin at naway naulanan at magdulot ng maibayo, siksik at lilig na umaapaw na mga bunga ng inyong pananim dyan. Kaya God bless San Manuel at gayon din ang kabuuan ng Isabela at ang kabuuan ng Cagayan Valley. At pag sinabing Cagayan Valley, kasama dyan ng Nueva Vizcaya at gayon din ang Cagayan at Isabela. Yan ang Region 2. Region 2, yes. At gayon din ang added comment from Sister Rosalinda Henner. "Good morning, Bishop Leo Tangonan, sa Ride On Ministry and Family po." Yes, ganun din po sa inyo. "Have a blessed day to everyone po. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos po." Alam niyo po ang nakaka-bless sa kapatid na ito. Ano po? Ay meron siyang karamdaman na hirapan lumakad, nahihirapan magsalita. At may mga panahon na tumataas yung kanyang BP at meron panahon na talagang nahihirapan siya. Pero patuloy na nanonood, nakikibahagi, nananalangin at purihin natin ang Panginoon. At gayon din sa kanyang Facebook, sa kanyang Messenger, ay nandun ang kanyang mga pagbati, uploaded, at purihin natin ang Panginoon. More on the spiritual thoughts at pagbati sa umaga ay talaga naman purihin natin ang Panginoong Diyos at pagalingin ka ng Panginoon. Ano, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at sa gitna at sa kabila ng iyong nararanasan ay hindi ka tumitigil sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy ka na pagalingin at malis na totally yung hindi ka yung ikaw ay makalakad na ng lubusan, makapagsalita ng maayos at okay na yung mga organs at gayon din yung BP mo. At mula sa ating napakasipag din na pastor, kumusta nga na Reverend Rodel Serrano, administrative pastor ng Luke 418 Methodist Church dyan sa Sabarte Road ng City of Caloocan. Yes, kasama natin siya at ang kanyang comment, "Praise God, morning po Bishop Lito, God bless po sa Ride On Ministry." Maraming maraming salamat at good morning din kapatid na Pastor Rodel at God bless sa ministry mo dyan sa Luke 418 Methodist Church at gayon din sa mga ministry mo sa mga kapulisan, sa mga eskwelahan, yung campus ministry at iba pa. At patuloy na pagpalain ng Panginoong Diyos at God bless sa kabuuan ng Caloocan City at ganyan ang kabuuan ng Metro Manila. Yes, ang kapatid na kumparing Henry Angat at kung iba pang pagbigkas ay kumparing Henry Angat, patuloy kang nakakaangat at is watching. Yes, purihin natin ang Panginoon from Camarines City of Caloocan at God bless you Angat family and of course your ministry at pinagkakabala niyo dyan at ingat ng kayo ng Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa mula dyan sa Ilagan City, Isabela. Ang kanyang comment, "Good morning po Bishop and family at sa lahat ng nanonood sa Ride On Ministry." Yes, good morning din at salamat sa pagbati para sa lahat. Salamat sa ministeryo mo. Welcome at patuloy na pananalangin para sa bawat isa. To God be the glory. Bishop, prayer request ko po ay para kuya namin na si Army Jan Usalia para sa kagalingan ng kanyang mga kasukasuan sa braso at paa kaya hirap siyang kumilos. Maraming salamat sa pagkikiisa sa mga panalangin, purihin ang Diyos. Amen. Yes, kapatid na Army Jana Usalia. Meron ba siyang rayuma?
Meron ba siyang arthritis? Meron ba siyang gout? Sana wala naman po. At panalangin natin yan, yung kanyang kasukasuan na nananakit, kaya mahirap siyang kumilos. Marami ho bang nakaka-relate sa ganitong karamdaman? Ako rin po, sumasakit din dito at purihin ang Panginoong Diyos. Kaya purihin ang Panginoon at may mga pagkakataon na talaga kinikilos natin yung mga kamay natin, pinipilit natin kinikilos at yung mga bawal na pagkain na gustong-gusto ng arthritis, ng gout ay iniiwasan po natin na kainin na para hindi maging masakit na masakit ang nararamdaman. Kaya panalangin natin ito at sa lahat ng merong nararamdaman na sumasakit na kasukasuan, ano? Sa braso, paa at sa anuman. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, umasa kami na itong prayer request ng kapatid na Betty Jane Lusalia, na ang kanyang kapatid o Diyos na si Arby Jan Usalia. Alam ko pong alam niyo ang kanyang nararanasan sa ngayon. Na ang kanyang kasukasuan sa braso at gayon din sa kanyang mga paa na kung saan ay mahirap po siyang makakilos. At sa lahat pa na merong katulad nito na nararamdaman, Panginoong Diyos, maaari po ba na inyo po silang abutin sa pagkakataon na ito? Kung maaari, O Diyos, na inyo po silang basain, ihaplos, idampi sa kanila ang mahimalang pagpapagaling mo, Panginoong Diyos, para po sa kanilang kagalingan, kalakasan, recovery, nang sila'y Panginoong Diyos ay makakilos na maayos at makagawa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Yes, God bless your family at God bless ang kabuuan ng Ilagan at gayon din ang kabuuan ng Isabela. At iparating mo ang aking pagbati at shoutout kay kapatid na Arnie Jan na Usalia, saan man siya naroon sa ngayon at gayon din sa kanyang buong pamilya. At mula sa ating kapatid na Onyang Ramos sa Butones, mula dyan sa ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sa Barangay Sabah, yes, Sabah, ng Hermosa Bataan. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Yes, good morning din po sa inyo. At patuloy na pagpalain ng Panginoon ang Ramos Butones family at patuloy po kayo na pagpalain ng Diyos sa lahat ng aspeto. At ingatan kayo ng Panginoon at God bless ang kabunang Hermosa at gayon din po. Mula sa ating kapatid na Tensy Justo Ramos. Kapatid na Tessie Justo Ramos, mula dyan sa Candon City, Ilocos Sur, dyan sa bandang Region 1. Ang kanyang comment ay, God blessed Bishop on Ride On Ministry. On your Ride On Ministry. Yes, thank you very much sa kapatid na Tessie at pakumusta sa iyong buong pamilya at gayon din ay patuloy na pagpalain ng Justo Ramos sa family at gayon din sa mga pinagkakabalan niyo dyan sa araw-araw at God bless ang kabuuan ng Candon City at gayon din ang kabuuan ng probinsya ng Ilocos Sur at gayon din ang kabuuan ng Ilocos Region. Yes, mula sa ating kapatid na Billy Joe Ocampo, Pastor. Diyan sa bandang ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sa Palawan, nandiyan pa rin ba kayo sa bandang Culion? Ang kanyang comment ay, hello po Bishop, good morning. Yes, hello din sa inyo at God bless Pastor at gayon din God bless ang buong pamilya mo, Campo family, and gayon din sa ministry mo at gayon din sa kabuuan ng Palawan, particular diyan sa lugar ninyo.
At gayon din po mula sa added comment para kumparing Henry Anggat, ang kanyang comment ay salamat po Bishop Litangonan sa magandang mensahe ng buhay. Salamat din po sa pagsubok na dumating sa amin. Salamat. Shout out po Family Sahagun, Dr. Filmer Sahagun, Henry Anggat at mga anak ko. Salamat. Yes, shout out. Purihin natin ang Panginoon. Patuloy ka na maging ma-recover at kilos-kilos mo at patuloy ka na kasangkapanin ng ating Panginoon. At shout out sa Sahagun family at gayon din sa buong pamilya ng Anggat. At mula sa ating kapatid na Amelita Anonical Celestra ng Kasili, Talima Island, dyan sa Binangon ng Rizal, at sila din ay dyan sa bandang Kalinawan Christian Church ng Iglesia Medis sa Pilipinas, dyan sa barangay Kalinawan ng Talim Island, Binangon ng Rizal, at gayon din sa kanilang mission dyan sa barangay Kinagatan, Sema Island. Ang kanyang comment ay isang mapagpalang umaga po Bishop Litangonan and Ride On Ministry. Napapaganda ang mga awitin at mensahe po ninyo. God bless po. Yes, to God be the glory at welcome at good morning din po sa inyo at kay Pastor James Celestra at sa buong pamilya ninyo. God bless Celestra family and of course your ministry at gayon din sa lahat ng inyong mga ginagawa dyan. God bless ang kabuuan ng Talim Island at gayon din ang kabuuan ng Binangonan at gayon din ang kabuuan ng Rizal at ang added comment niya, amen at amen, at gayon din pakisama po Bishop sa prayer morning devotion po dito sa Kasili kada umaga at ang mission po sa barangay Kinagatan at Bangad po. Ha? Meron pang kadagdag pa na mission nila. So, barangay Kinagatan at barangay Bangad, maliban doon sa Kasili at gayon din sa kanilang church sa bandang Kalinawan. In the mighty name of Jesus Christ, thank you very much po sa inyong patuloy na paggabay, O Diyos Ama, sa kanilang pagdagdag ng kanilang mission dyan sa Talim Island, katulad po ng mission dyan sa bandang Kasili na nagkakaroon sila ng devotion at prayer morning at gayon din po ang kanilang mission dyan sa barangay Kinagatan at gayon din sa barangay Bangad at gayon din sa church dyan sa bandang Kalinawan. At patuloy Panginoong Diyos na pagpalain mo ang lahat ng mga ministries na ito at gayon din po lahat ng mga dumadalo. At umaasa kami, Panginoon, ng lahat ng ito ay maging daluyan ng kanilang lubos na pagsampalataya sa inyo at gayon din ng kanilang paglago at magiging matatag. O aming Diyos, aming Ama, patuloy po na ito po ay inyo pong pairugan at gayon din po ang kanilang mga pangailangan dyan, spiritual man, finance man, at gayon din po ang pangailangan ng Celestra family sa kanilang marubdob at malawak na gawain sa Talim Island, Binangonan, Rizal. In Jesus' name we pray, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon at gayon din po at mula sa ating kapatid na Manuel Terrado. Yes, from the United States of America. Ano po, hindi po lumalabas sa ating monitor dito, pero lumalabas sa ating laptop. Ang kanyang comment ay, good morning and God bless Bishop Lito. Yes, good morning din. Prayer request for my youngest brother, Ferdinand Terrado. He was lately diagnosed with bone cancer stage 1 and continued prayer for my sister Sally's daughter Mary Ann undergoing chemotherapy. Yes, kilala ko si Sally, kasama namin sa Abot Kamay Fellowship, kasama namin sa post-vesper fellowship at gayon din sa mga pagsamba dyan sa Central United Methodist Church way back 80s. Yes, tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay, narito po ang prayer request ng aming kapatid na Manuel Terrado mula dyan sa United States of America, pero sila po ay mga Pilipinos.
Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat meron siyang malasakit sa kanyang mga kapatid at mga mahal sa buhay, katulad po ng kanyang kapatid na si Ferdinand Terrado, na kung saan, Panginoon, ay kasalukuyan na siya po ay talaga naman nangailangan po ng inyong ayudang espiritual at kagalingan, Panginoon. Sapagkat siya po ay na-diagnose ng kanyang kalagayan po sapagkat meron po siyang bone cancer, Panginoon, na stage 1 na. At umasa kami, Panginoong Diyos, na inyo pong ipadama ang inyong pag-ibig at malasakit at karampatang pagpapagaling sa kapatid na Ferdinand Terrado, Panginoon. At umasa kami na i-bless mo at gayon din ang kanyang pamilya at gayon din, Panginoong Diyos, mga pangailangan pinansya at higit sa lahat, na siya'y makatawid sa bone cancer na ito na stage 1 in the mighty name of Jesus Christ. We claim and we pray at pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga umaasikaso sa kanyang hospital at gayon din ang mga medical frontliners at gayon din ang kanyang nagmamahal na pamilya, Panginoon. O Diyos, ang mga panalangin namin, O Diyos, at lahat ng mga facilities, mga pagkain, medisinas, medical treatment, magkalakip-lakip na maging daluyan ng kanyang ikagagaling, Panginoon. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na babae ng Manuel Terrado na si Sally, ang kanyang anak na si Mary Ann, ang anak ng kapatid na Sally, Mary Ann, na siya po ay nasa proseso ng chemotherapy, Panginoong Diyos, undergoing with the process of chemotherapy, Panginoon. We pray, dear Lord, O our Heavenly Father, that may you extend your helping hand sa kapatid na ito na si Mary Ann, upang sa ganun, Panginoong Diyos, ang kanyang pinagdadaanan na sa sakit sa kasalukuyan, Panginoon, ay maibsan at kanyang mapaglabanan ito, Panginoong Diyos, ng merong tibay ng pananampalataya, lakas loob at gayon din, Panginoon, ang patuloy na pagsusumamo at pagsunod niya sa inyo, Panginoon, kasamang kanyang buong pamilya na minamahal, Panginoon. May you indeed provide, O Diyos, your amazing grace, amazing healing, and a miracle for this sister Mary Ann. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, gumaling siya at makatawid, Panginoong Diyos, sa kanyang dinadanas, Panginoon, na chemotherapy. Ano mang karamdaman, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanyang pamilya at gayon din ang kanilang financial need. And of course, importantly, ang kanilang spiritual na kailanganin sa panahon na ito. At gayon din, Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan, kalakasan, good health and wellness. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Amen at amen sa Panginoon. God bless Terrado family. And of course, God bless the family of Ferdinand Terrado at gayon din ang kabuuan ng pamilya ng kapatid na Sally Terrado. Wherever you are in the United States of America, may the Lord continue to instill and impart to you His manifold love, grace, and blessing. Kaya God bless Terrado family at gayon din lahat ng mga Pilipinos dyan sa United States of America. God bless America and all the nations sa lahat ng mundong ito. At gayon din po mula kay kapatid na Carmelita Capulin ng BEPS Methodist Church sa BEPS Maribelas Bataan ang kanyang comment. Good morning. Good morning din po everyone
God bless po Bishop and your ride-on ministry. Yes, thank you very much. At God bless sa Kapuli family and of course yung ministry. At gayon din sa buong gawain nyo sa buong maghapon na ito. God bless Maribelos. At gayon din po mula sa ating kapatid na Edgar Pascua ng San Manuel Isabela. Good morning, Bishop. Good morning din po sa inyo. Dear God, today I'm not asking for anything. I just want to thank you for always being there for me and my family. Amen. Have a nice day to everyone. Yes, indeed sa Panginoon. God bless Pascua family and of course your family at gayon din sa inyong ginagawa dyan sa San Manuel Isabela. Yes, God bless. At gayon din mula sa ating kapatid na Pau Cantillar. Mula dyan sa akin na destinuhan way back in 1994 to 1987. Nung ako po ay naging administrative pastor dyan sa Good Samaritan to 2001. Ano po? 1994 to 2001. Bago ako maging district superintendent ng Quezon City, ano po, district. At mula dyan sa Good Samaritan United Methodist Church sa Quezon City, ang kanyang comment ay, good morning po sa inyo, Bishop. Yes, good morning. God bless Cantillar family at iparating mo ang aking pagbati sa kabuuan ng inyong pamilya. At gayon din sa inyong mga magulang at God bless Quezon City. At gayon din mula sa ating kapatid na Lance Ramos Cadiz from Quezon City. Yes, good morning po, Bishop. God bless you po. Yes, good morning din. God bless Ramos Cadiz family and of course your work, daily work. At ingatan kayo ng Panginoon dyan sa Quezon City at gayon din sa pinagkakabalahan ninyo. At gayon din po mula sa ating kapatid na Cherry Pineda. Saan ba si Cherry Pineda? At ang kanyang comment is watching. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos at patuloy na pagpalain ka, gayon din ang kabuuan ng Pineda family at saan bang kayo naroon ay God bless you at gayon din po mula sa ating kapatid na Banjie Tangonan. Yes, hello po, yes, hi, kapatid na Banjie, blessed morning, gayon din po sa inyo Bishop Leo Tangonan, more blessings to your ride-on ministry. Amen at amen sa Panginoon. From San Mateo Isabela. Kapat- sa Rizal. Sa Nueva Ecija. San Mateo Rizal. Ah, San Mateo Rizal. Sorry po. San Mateo Rizal. Yes, mula sa San Mateo Rizal. Meron pala akong kamag-anak dyan, San Mateo Rizal. Yes. Kaya God bless sa Tangonan family at gayon din pagpalain ng Panginoon na inyong mga pinagkakabalan dyan araw-araw at pagpalain ng Panginoong Diyos ang bayan ng San Mateo at gayon din ang bayan, ang probinsya ng Rizal. At gayon din mula sa ating kapatid na Ray Kirol, ang kanyang comment ay Bishop. Yes, Bishop, yes. At ayan ay mula dyan sa bandang Bayumbong, Nueva Vizcaya. Oh, yes. Purin. Ha? Mula dyan sa Magsaysay United Methodist Church. Dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Yes, God bless sa Kirol family at ingatan kayo ng Panginoon dyan. God bless Nueva Vizcaya. At gayon din ang town ng Bayumbong. At gayon din po ang added comment from Lay Minister Leonora Dato. Natutuwa po ako sa apo ko. Yes, purihin ang Panginoon. Ilan po ang apo niyo, kapatid na Lay Minister Leonora? Pag narinig na po niya kayong kumakanta ng birthday song, tumatakbo po siya palapit sa akin at sinasabayan po niya kayong kayo ng ho. Yes, yes. Timing na timing po ang sagot niya ng ho. At pinapakinggan ko po kayo, sinisilip po niya kayo at tinitignan ang suot ninyong damit. Tapos sasabihin po niya, ganda damit ni Bishop. Alam niyo po yung mga damit ko, kapatid na Minister Leonora. Yan, mga damit ko ng mga sinusuot ay matagal na po yan na ibinigay ng mga membro kung saan-saan mula pa nung nagpapastor ako. Ano pa?
yung mga hindi ko maisuot na isusuot ko na ngayon. Kaya purihin natin ang Panginoon, added sa kanyang comment ay tapos sasabihin po niya, ganda damit ni Bishop, 4 years old na po ang apo ko. Lander Avery po pangalan niya. Yes, purihin ang Panginoon. Palapakan nga natin ang kanyang apo. Yes. Ang kanyang apo na si Lander Avery, at shout out tayo, apo, at sa lahat pa ng apo mo, kung meron ka pang ipang mga apo mo, at sa lahat pa ng mga anak mo at mga manugang mo. Kaya purihin natin ang Panginoon na thank you very much. To God be the glory, at God bless kapatid na Lay Minister Leonor. At gayon din, meron pa siyang added comment. Napakaganda po ang lyrics ng inyong composition. Yes, to God be the glory, praise the Lord. Bishop, pati po ang music. Maraming salamat po at nakaka-encourage. At sana makapag-compose pa tayo itong panahon ng quarantine. Ano po? At purihin po natin ang Panginoong Diyos, at subukan mo mag-compose sa Lay Minister Leonora ng awit, lalo na sa panahon dito ng global pandemic. At gayon din mula kay kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon na Central United Methodist Church. Yan sa Sito Malabon. Good morning po, Bishop. God bless you always. Yes, good morning sa iyo, at God bless Orpiada family, of course, your ministry, at gayon din sa iyong ginagawa araw-araw. Ingatan kayo ng Panginoon dyan. God bless Sito Malabon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Auntie Ophelia Segundo Tangonan Garcia dyan sa bandang Santiago City, Isabela. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Yes, good morning din na Auntie Ophelia, at ingatan kayo dyan ng Panginoon. God bless ang kabuuan ng Tangonan Garcia family, at pakaingat kayo. God bless yung pinagkakabalay dyan, lalo na ngayon ay panahon ng pagtatanim, at extend mo yung aking pagbati sa buong pamilya mo, lalo na sa iyong minamahal na asawa, Uncle Ernesto. At gayon din mula sa ating kapatid na God bless sa Santiago City. At gayon din po ang kapatid na Ruel Lusong Yumol from Beps Methodist Church dyan sa Beps Maribeles Batan. Ang kanyang comment ay mapagpalang araw po, Bishop Lito Tangonan, at ang inyong Ride On Ministry. Pakisama po sa inyong panalangin ang nanalapit na anniversary ng Beps Methodist Church. At yes, ay panalangin natin, kailan ba'y nalalapit, na sa linggo na ba yan? At okay, within this month. Yes, panalangin po natin, at aming Ama at aming Diyos, narito po ang aming panalangin para po sa prayer request ng kapatid na Riwel Lusong Yumol, na isa sa aming araw-araw na ipinapanalangin sa inyo para po sa kanyang kalusugan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kanyang very special prayer request para po sa nalapit na anniversary ng Beps Methodist Church dyan sa Beps Maribeles Bataan, na pinapangunahan ng aming DS Reverend Ernie De La Cruz, pati ng kanyang mga kasama ng mga manggagawa, at gayon din ang Ecclesiastical Board o Council, at gayon din ang bawat membro dyan, Panginoon. Dalagin po namin na ito po ay maging matagumpay na selebrasyon, at patuloy po, O Diyos, na pagpalain mo ang iba't ibang mga ministries and mission ng church na ito, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga pangailangan. Kaya aming Diyos, binabalik po namin sa ilahat ang papuri at pasalamat sa pagnalapit na pagdiriwang na ito sa tagumpay at sa kalooban mo, at sa marami pang gagawin na nais mong ipagawa sa buong church, at gayon din sa bawat isa sa kanila. And with your blessing to the whole family ng Lusong Yumol, at gayon din sa bawat pamilya na buong-buo ng Beps Methodist Church. Yes, God bless Lusong family, and of course, yung ministry niyo at pinagkakabalahan dyan sa Maribeles Bataan. Pakaingat po kayo. At gayon din po mula sa ating Reverend Alan Kasuko, ang kanyang friend, the United Methodist Church. God bless your ministry, Bishop. Yes, thank you very much. Please pray for world missions and for our churches here in the United States po. Yes, ang kapatid na Reverend Alan Kasuko ay dating aking district superintendent dyan sa Manila Episcopal area ng United Methodist Church. At narito po ang kanyang prayer request. In the mighty name of Jesus Christ, O aming Ama na makapangyarihan sa lahat,
when did they come and intercede for the prayer requests of Reverend Alan Kasuko, a pastor dyan sa bandang United States of America. Ang kanyang prayer request para po Panginoong Diyos sa World Mission and for our churches, sa kanilang churches dyan sa United States of America, and all the pastors, at gayon din ang bawat kaanib, Panginoon. We pray, O God, that you will continue to bless them all. Empower and strengthen their faith. And of course, the ministry of mission. Wherever, O God, ay patuloy po na inyo pong pagpalain at pangunahan, Panginoong Diyos. Especially at this point in time of a global pandemic that everybody needs the Lord, our God, our Father in Jesus Christ. Kaya marapatin mo, O Diyos, na magtagumpay ang world missions na ito, Panginoon, for the propagation of the gospel in the United States of America and even in other places. And we pray for spiritual revival, spiritual reawakening in every place, in every nation, and in every individual person, Panginoon, including all churches and church workers and church members. In Jesus' name we pray. May you continue also to bless the ministry and leadership of Reverend Alan Kasuko in his appointment and mission in the United States of America through the United Methodist Church. Amen at amen. Yes, amen sa Panginoon, at God bless Reverend Alan at gayon din ang buong pamilya ng Kasuko. Please extend my regards to your whole family. At gayon din po mula sa ating kapatid na Aurelia de la Cruz from Maria Aurora Methodist Church, Maria Aurora, the province of Aurora. Yes, ang may bahay ng ating dating district supervising elder, glorified Reverend Eduardo de la Cruz. Yes, ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Sama niyo po kami sa inyong panalangin. Salamat po. God bless sa inyo at sa inyong buong pamilya. Yes, manalangin tayo. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang prayer request ng kapatid na Aurelia de la Cruz, na sila po'y humihingi ng panalangin para po sa kanila. Ano man ang konteksto ng prayer request na ito, Panginoong Diyos, alam po ninyo. Kaya patuloy po, Panginoon, na pagpalain niyo at pangunahan ang kabuuan ng de la Cruz family dyan sa Maria Aurora, pati na po ang Maria Aurora Methodist Church na pinapangunahan ng DSE Reverend Mercedita Grace Valenzuela at sa kabuuan ng kanyang distrito, Panginoon. Masa kami, Panginoong Diyos, na pati na ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay iyong mong ipagkaloob. Higit sa lahat ng iyong pag-iingat, pagliligtas. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At God bless kapatid na Aurelia at gayon din ang kabuuan ng de la Cruz family, and shout out to you. At God bless Maria Aurora at God bless ang kabuuan ng Aurora province. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nitch Beaton from San Manuel, Isabela, pero siya nagtatrabaho dyan sa bandang Bahrain. Good morning, Bishop. God bless to everyone. Amen at amen. Yes, good morning sa iyo. Thank you very much. God bless Beaton family dyan, San Manuel, Isabela, at gayon din kapatid na Nitch sa iyong trabaho dyan sa bandang Bahrain. Pakiingat kayo and shout out all of you dyan, all overseas believing workers, at magtagumpay kayo at hindi kayo matamaan ng virus, at God bless Bahrain. At gayon din po ang kapatid na Henry Anggat
Salamat po, Bishop Palita Tangonan. Added comments sa magandang mensahe sa buhay. Salamat din po sa pagsubok sa dumating sa amin. Salamat. Shout out po sa pamilya, sa Hagon Family, Dr. Phil Mers, Hagon, Henry Angat at mga anak ko po. Salamat. Yes, nabasa na pala natin yan. Anyway, purihin natin ang Panginoon. At gayon din po ang... Yes, wala na po. At purihin natin ang Panginoon sa lahat po ng nagpaabot ng kanilang comment. Gayon din po sa mga magko-comment pa. Pagkatapos ng ating live, may the Lord continue to bless you and your respective families wherever you are. Ang Panginoon na nandyan lagi. At gayon din po sa mga kapatid natin na di man sila nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang comment, pero kasama natin sa ating episode 107 ng Ride On na Ministry, July 14 na 2020. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong mga pagpapaabot ng comment at gayon din sa inyong mga pakikibahagi. At ang Panginoon ang siyang patuloy na magpalat, mag-ingat po sa inyong lahat, lalo na sa buong araw na ito at gayon din sa mga susunod pang mga araw. At gayon din po kasama natin ang kapatid na Kero Saint Shalom Domingo Tangonan, at gayon din si Tin na coming dyan sa Luke 418 Methodist Church dyan sa bandang sa Barty Road ng Sitob, Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na DSE Reverenda Timoteo Palmihar ng Maligaya First Maligaya Methodist Church dyan sa Maligaya Village ng City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao ng ang Iglesia Medista ng Luwakan, Luwakan din Lupihan, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Corazon na Nabaro ng Capitol Medist Church ng City of Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Gina Masyado ng Trinity Medist Church dyan sa Punturin, City of Valenzuela, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Pastor Teddy Carlit ng Pansol Medist Church dyan sa Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Rosana Sioco Aracebido ng Capitol Medist Church dyan sa Balanga City, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Pastor Reverend Leonardo Cabrera Balot ng ang Iglesia Medis sa Pilipinas dyan sa Limay, Bataan. Hindi ko alam kung nakabalik na siya dyan. At siya ay nandun pa sa GIP Methodist Church doon sa Calawag, Quezon. Yes. At gayon din ang kumparing Johnny Sagon dyan sa Malabon Central United Methodist Church, ito Malabon, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Persida Baniked, Persida Torres Baniked, yes, from Olongapo City, Sambales, pero ang route nila dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan, yes. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Jaja May Morte ng Trinity Methodist Church dyan sa Punturin, Valenzuela City, Metro Manila, pero sila po ay nakatira dyan sa bandang Pandia, Bulacan. At gayon din po ang kapatid na Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. At gayon din po ang kapatid na Arizeli Vicente dyan sa bandang Seattle, dyan sa bandang United States of America. Yes. At gayon din po ang retired pastor ng United Methodist Church, Reverend Teddy Valero sa Palma. Ano po, ng Taytay Rizal. At gayon din po ang aking kapatid na Kuya Erap. Siya po yung Benjamin Kabakungan na Tangonan na Junior. Siya po yung pinaka-junior namin. At gayon din po dyan, mula dyan sa Pag-asa, Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Governor B dyan sa bandang Pansol Medis Church, Pansol, Diliman, Quezon City. At gayon din ang kapatid na Luna Manundo mula dyan sa Maria Aurora
Aurora Province at gayon din po ang Deaconess Jackie Biernes dyan sa bandang New Jersey City, New Jersey, United States of America, pero sila po ay dyan sa bandang Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kaya maraming salamat po sa inyo. God bless po ang inyong mga pamilya at gayon din sa inyong mga pinagkakabalahan na trabaho at ministeryo na ginagampanan. At patuloy na ingatan kayo ng ating Panginoong Diyos at gayon din po yung mga susunod pang mga maglalike, magpapalo sa ating page at gayon din mga magko-comment at gayon din po ang mga mag-share ng ating episode ay maraming salamat po sa inyo at patuloy po na i-share ang bawat episode ng Ride On Ministry at gayon din mula sa ating kapatid na Weng. Yes, Weng Kiamco from Nara, Palawan. Pero siya po ay overseas Filipino worker nandun sa Riyadh, Saudi Arabia. Is watching, yes, thank you very much. At patuloy ka na pagpalain at ingatan ng ating Panginoon, gayon din ang iyong mga mahal sa buhay doon sa bandang Nara, Palawan, at pakiingat kayo dyan sa bandang Saudi Arabia, sapagkat marami ho dyan na tinamaan ng virus ng mga Pilipinos at namatay, at panalangin natin at God bless Saudi Arabia at gayon din lahat ng mga Pilipinos dyan. At purihin natin ang Panginoon na God bless Luzon, God bless sa Visayas, God bless ang kabuuan ng Mindanao at gayon din ang lahat ng mga nations sa buong mundo at gayon din ang ating kapatid na Reverend Gilbert Pascua, yes, ng City Temple, United Methodist Church dyan sa bandang City of Cabanatuan ng Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay, God bless po Bishop, more power po, watching from UMCT Cabanatuan City. Yes, Nueva Ecija. At napakaganda yung ginagawa niyong church yan. Purihin natin ang Panginoon. God bless sa Pascua family. And of course, your ministry and leadership to the church. At gayon din God bless ang iyong kabuuan ng church niyo. At gayon din ang buong Cabanatuan City. At gayon din ang kabuuan ng Nueva Ecija. At gayon din ang added comment from top fan natin mula kay kapatid na Weng Kempo from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning po, Bishop. God bless. Yes, good morning at God bless din sa iyo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa napakagandang umaga po na ito. At gayon din ay batiin natin ang ating mga kasama dyan. Salman tayo na rin, sabihin natin sa kanila, peace be with you. At gayon din sabihin natin ang mga kasama natin dyan, oh, I love you with the love of the Lord. That sa wikang Koreano ay saranghe. In the name of Jesus, at sa wikang Tagalog ay umahal kita sa Panginoon, at gayon din sa salitang Bisayas ay ginugma kita sa Ginoo, at gayon din sa Ilocano ay ayating kalauna ay itinagan ni Jesus kat iti kapangpangan kat hindi ko na po alam. Alamin ko pa. Amen sa ating Panginoong Diyos. Pero alam ko sa mga kapangpangan, kapag yes ay wah, yes, wah sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ang ating pambansang pagbati, pakitaas po natin ang ating kanang palad na kamay. At tignan natin, titigan natin yung ating mga binabati dyan. At bilang paggalang, ilagay natin sa tapat ng ating puso, sa dibdib. At gayon din tayo po ay yuyuko bilang paggalang at pagrespeto. At gayon din tignan natin sila muli na eye to eye, face to face, at na merong kasamang napakatamis ng ngiti. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ibalik natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. And may the Lord continue to bless you and with His manifold love and salvation through Jesus Christ, our Lord and Savior, and the continuing indwelling and light and anointing of this Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ay meron pang humabol ang comment niya mula kay Pastor Baby Blugado from Diparo United Methodist Church, Diparo City of Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, amen, Bishop Lee Tanganan. Yes, amen. God bless sa Bulgado family. And of course, yung minister gayon din sa lugar ninyo dyan sa bandang City of Caloocan. Alam niyo po kung bakit ko po binabanggit ang mga pangalan ng churches ninyo at gayon din ang lugar. Baka sakaling kung meron pong pumunta dyan sa inyo dyan galing sa ibang dako, ay ito po ay
makituloy o kaya'y panahon ng Sunday at wala silang lugar na makipanambahan ay pwede silang makipanambahan dyan sa church ninyo. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos and may we enjoy the whole day na ating pong whatever work that we need to do or we ought to do ay gagawin natin na taos puso at gayon din at sa buong magdamag sa ating pagtulog at pagpalain tayo ng Panginoon at gayon din ay sa muling pagkikita natin bukas sa alas 9 ng umaga ang Ride On Ministry para po sa episode 8 at ang tatalaka 108 po at yan po ay pagtalaki doon sa katuruan ni Jesus patungkol po doon sa pag-aayuno ano po bilang karugtong ng ating siniseries na pagtalakay. At siyempre, panalangin din po natin, panalangin din niyo po ang inyong lingkod ng Panginoong Diyos na maging matugumpay ang ating Ride On Ministry sapagkat ito po ay Lunes hanggang Sabado, alas 9 pa ng umaga at gayon din kapag araw ng Linggo, alas 10 ng umaga. Kaya balik natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. To God be the glory. Bye-bye.